Hello mga ka-Felds TV, welcome back po muli sa ating channel. At kung bago po kayo rito, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para notified po kayo sa lahat po ng ating gagawing video in the future. Ang video pong ito ay karugtong at follow-up doon po sa aking ginawang video 1 year ago tungkol po sa kung ano ang kalagayan ng mga patay. Ano po ba talaga ang kalagayan ng patay dahil wala naman pong taong nabuhay at nagpaliwanag kung ano nangyari sa kanya nung siya ay namatay. Ngunit meron pong sinabi ang Biblia tungkol po rito. Doon po sa aking unang video ay akin pong pinaliwanag kung paano po ginawa ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at gumamit siya ng alabok at kanyang hiningahan ito ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ito may makikita sa Genesis 2:7. Sa madaling salita, mga kapatid, kung atin pong titinang mabuti, ang tao po ay binubuo ng alabok at hininga ng buhay. Kung ang tao po ay mamamatay, ang nawala lang po sa kanya ay ang hininga ng buhay dahil ito po ay babalik sa langit at ang tao ay babalik sa alabok. Ito po ay makikita natin sa Ecclesiastes. Marami pong mga nag-comment sa atin pong unang video na ang tao raw pag mamatay ay talagang hindi daw talaga namamatay. Kung hindi, ang katawan lang daw po ang namamatay, ngunit ang espiritu o kaluluwa ay gumagala-gala. Hindi ko po siya masyadong naiintindihan kung ano po ang ibig nilang sabihin. Pero ayon po sa Ecclesiastes 9:5 o sa Tagalog is Manunulat 9:5, ito po ang sinabi. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Sabi pong sabihin, ang alaala po ng mga patay ay nawala na dahil na patay na po sila. Wala po silang alam kahit ano. Ito po ang sinabi sa mga awit 6:5. Sapagkat sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol ay sinong magpapasalamat sa iyo? So, ibig sabihin, pag ang tao ay namatay, hindi nakakaalala, walang memory, unconscious, hindi nakakapagpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya mali pong isipin ng mga tao na yung kaluluwa bumalik sa langit, although mababasa po natin sa Ecclesiastes na meron pong espiritu na bumabalik sa Diyos na siyang nagbigay. Ang espiritu po ay katumbas sa breath of life na hininga ng Panginoon upang mabuhay ang isang tao. Ibig sabihin, yung hininga po, kung atin pong titingnan sa Biblical Dictionary, yun po yung spirit na kung saan, bread of life, breath of life. So, kung mawala po yun, patay po ang isang tao. Babalik lang po yung hininga niya sa langit, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa. Ito po ay mababasa natin sa Ecclesiastes 3. Alright, mga minamahal ko mga kapatid, baka po sabihin po ninyo, Brad, bakit naging unconscious ang patay? Meron pong istorya sa Bible na sinabi po ni Jesus Christ tungkol po kay Lazaro at yung mayaman. So ang mayaman nung namatay, napunta sa impyerno. Si Lazaro ay kasama si Abraham. At sila po ay merong consciousness. Paano mo mapaliwanag yung Brad? Abangan po ninyo ang akin pong vlogs tungkol po dito. Hiwalay po itong vlogs na ito. Sapagkat ito po ay malaking issue na kailangan po nating itakel sa isang session. So sa ngayon po, ay akin pong ipuprove sa inyo na ang tao pag namatay ay walang alam at siya lamang po ay tulog. Ang mga talata po sa Biblia na nagsasabing ang patay ay natutulog ay doon po sa istorya ni Lazaro na kaibigan ni Jesus na makikita po natin sa Juan 11. Nung ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro ay namatay, hindi po siya tinulungan ni Jesus hanggang sa siya namatay at umabot po ng 4 days bago niya pinuntahan at binuhat. Ito po ay mababasa natin sa John 11:11 hanggang 14. Ito po ang sinabi sa talata. Sinabi niya ang mga bagay na ito. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, ang ating kaibigan si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako upang gisingin ko siya. 12. Sinabi nga ng kanyang mga alagad, Panginoon, kung siya ay natutulog, gagaling siya. Ang sinabi ni Jesus ay ang patungkol sa kanyang kamatayan, ngunit sa palagay nila,
ang sinabi ni Jesus ay patungkol sa paghimlay, sa pagtulog. Kaya nga, tuwir ang sinabi ni Jesus sa kanila, si Lazaro ay patay na. So talagang si Lazaro po, mga kaibigan ko, ay namatay na. Pero ang sinabi ni Jesus ay siya'y natutulog. So ibig sabihin, ang taong patay ay tulog lamang. Marami pong account sa Biblia na nung mga namatay sila at sila ay humingi ng tulong kay Jesus upang buhayin, ang sabi ni Jesus ay tulog lamang yan, huwag kayong umiyak. Basahin niyo po mga kapatid at i-google ninyo, tulog po yun, tulog. Meron pong nag-comment sa ating pong unang video na nagsasabing kaya raw sinabi ni Jesus na tulog lamang dahil bubuhayin pa niya. So ibig pong sabihin, ang mga patay na hindi binuhay ni Jesus, hindi po yung tulog. Kung hindi, ewan ko kung gumagala-gala. Yun po ang paliwanag dun sa nag-comment. Ngunit maraming pong mga talata sa Biblia na ang mga namatay ay natutulog. Hindi ko po basahin lahat kasi masyadong marami po. Magbabasa lang po tayo ng ilan. Unang hari, dos Jes. At si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David. Meron po bang nalibing na hindi namatay? So namatay po mga kapatid. Namatay, ang tawag po sa pagkakamatay is natulog. Si Solomon, unang hari 11:43. At natulog si Solomon nakasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kanyang ama at si Roboam na kanyang anak ay naghari nakahaligin niya. Namatay rin po si Solomon, mga minamahal ko mga kapatid. Pero ang sabi po rito, natulog lamang si Solomon. Bakit nga po ba sinasabi ng Biblia na ang mga patay ay natutulog lamang? Dahil po, mga minamahal ko mga kapatid, meron pong paggising. Kailan po magigising ang patay? Ito po mababasa po natin sa unang Tesalonica 4 sa pagdating po ng ating pong Panginoong Jesus sa pangalawang pagkakataon. Basahin ko po 1 Tesalonica 4:13-18. Ngunit, hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga natutulog upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng mga iba na walang pag-asa. Ito ay sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nagbangon muli. Gayon din naman, ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Ito ay sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isisigaw na utos na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos nito, tayong mga buhay at narito pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salita. Mga minamahal ko mga kapatid, marami pong mga nagdadalamhati na mga tao na tila baga wala silang pag-asa. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, palakasin daw natin ang ating pong mga sarili at ang isa't isa sa mga bagay na ito na meron pong pag-asa ang mga taong sumusunod sa kalooban ng ating pong Panginoon sapagkat magkaroon po sila ng paggising. Ang sabi po sa talata ay ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. So ibig sabihin, meron pong pangalawang magbabangon mga kapatid. So, susunod na mga video natin, pag-aralan naman po natin yung pangalawang pagbangon, ano? Pangalawang pagbangon. Kasi mahalaga po ito kasi ang lahat po ng mga tao ay mamamatay talaga. Kung hindi man po maaabutan ng Panginoong buhay, ay mamamatay po talaga mga kapatid tayo lahat. Ang akin pong dalangin ay sana ay maabutan tayo ng Panginoon na buhay tayo mga minamahal ko mga kapatid para aagawin na lang tayo ng alapaap, no? At kasama po natin yung mga namatay pero na kay Kristo. Bubuhayin niya rin at sama-sama tayong kasalubong sa Kanya sa alapaap ng langit. Dadalhin niya tayo sa langit na Kanyang inhanda at kung saan siya ay nandoon din tayo. Sana mga kapatid ay isang challenge sa atin na sundin po natin ang ating pong Panginoon. Atin pong patuloy na sundin ang kanyang mga kalooban sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya sa lahat ng kanyang mga inutos sa atin. Kung meron po kayong mga tanong sa atin pong video at sa atin pong mga pagpapaliwanag, you can comment down below at
sasagutin po natin yan sa mga susunod na video. Magkita-kita po tayo muli. Huwag po niyong kalimutang mag-subscribe.